magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang tatay ni Erin Tanyada, ating senador Bobby Tanyada. Ang tatay naman ni Bobby Tanyada, ang tatay ko ay si dating senador Lorenzo M. Tanyada. Nagkasabay po sila ni Senator Pepe Joglo, Chair Joglo. Gusto pong ipaabot ni Erin sa inyo na siya ay inyong makakasama, makakatulong sa pagsulong at pagtaguyod ng inyong nilulunsad sa pagtitipong ito, itong altar call. Masasabi ko na sinabi niya yan na walang pag-aalinlangan dahil batay naman sa kanyang naging track record bilang isang mababatas at bago nun bilang isang student activist ay nakita natin, napatunayan natin ang kanyang pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, ang kanyang pagmamahal din po sa sambayan ng Pilipino. Kaya't talaga pong napakahalaga itong nilolod sa ninyong itong altar call dahil andyan pa rin po yung mabibigat na problema sa ating politika, sa ating ekonomiya at sa ating panlipunang justisya. Yung kitang-kita pa natin ano po, yung kahirapan. May kalaganapan pa rin. Still widespread and massive. Yung kawalan ng trabaho, sabi may mga 6 milyon na raw ang walang trabaho at mga 20 milyon ang masasabing underemployed. Andyan din po yung extrajudicial killings. No? Nasabi, umaabot na sa lampas ng 20,000, more than 20,000 deaths. Although, ang sinasabi naman ng administrasyon ay mga 5,000 lamang po. So, kasabay ng fake news, kasabay ng revision of our history, yung nakita natin nangyari kay Chief Justice Sereno, kay Senator De Lima, at yung pagmumuranga, hindi lang sa kababaihan, kundi sa mga obispo, sa mga pare, sa mga tagapagtanggol ng karapatang pagtao ng mga bayan. Kikita po natin na yung rule of law, ano po, yung due process of law, yung presumption of innocence ay talagang patuloy na naisang tabi na at yan ay nagdudulot ng pagsira, ano po, sa ating mga institusyon, sa ating mga asal bilang isang marangal na mga sablayan ng Pilipinas. At hindi po dapat magpatuloy ito. Sabi nga, kailangan na tayo'y magkasama-sama, magkatulungan, maging isang boses, isang tini, makita itong katapot-tapot ng pag-alalang direksyon na pinupuntahan ng ating pamahalaan ngayon. Si Erin po, nung siya ay estudyante pa, ay naging isang aktibong estudyante na lumaban, nakibaka, nagmarcha, nagprotesta naman po sa martial law sa diktaturang ni Benny Marcos. At siya nga po ay kasama ng kanyang lolo ay na tear gas, na water cannon, na violently dispersed yung kanilang mga
protesta, marcha, dahil hinarap po nila yung malaking hamon na yan na dapat hindi magpatuloy yung martial law at yung diktaturang rehime ni Marcos na yan. Nung nahalal naman po siya bilang kongresista, bilang kinatawan ng apat na distrito ng Lalawigan ng Quezon noong 2004, tapos po nahalal muli noong 2007, tapos noong 2010, nahalal po siya for the third time. So nandun po siya sa Kongreso from 2004 to 2013. At dyan po sa panahon na yan, makikita po yung track record niya ay maliwanag niyang itinaguyod, ipinagtanggol ang karapatang pagtao ng lahat ng mamamayan, lalong-lalo na po yung mahihirap. Pinagtanggol din po niya yung kapayapaan at kalayaan na kailangan natin para umunlad ang ating bansa, ang ating ekonomiya. Sana po ay dito sa ating launching na ito ng Outer Pole ay yan ay tuluyan natin may isasulong o isasagawa po. At yung kakulangan din po yung paghanap ng kinakailangang kapital, yung kinakailangan din po tulong sa agrikultura, at sa industriya, dahil napakabagal na po ng pag-usad ng ating agrikultura at ng ating industriya, ng ating ekonomiya. Napag-iwanan na nga po tayo ng ating mga kalapit bansa na dati tayo unang-una sa kanila. So, talaga pong hindi dapat magpatuloy itong mga kaganapang ito. So, mga kaibigan, mga kasama, po ay naniniwala na hindi lang po si Erin ang mag-iisa sa inyo, tutulong at sasama sa inyo, kundi pati si Chel, si Gilbay, si Dutok, at sa tingin ko, pati yung ibang kasamahan nila sa 8 Diretso. Hindi ko na rin po yung isa pang sa aking palagay ay karapat dapat din mahalal bilang sila po sa darating na halalan sa Mayo 13, siya po ay mga iba kundi si Mary Colmenares. Kailangan po talaga natin ang isang senato na magiging independent, may honesty at integrity, na may mga prinsipyo, may panindigan, may katatagan, may katapangan. Dahil dyan ay sa tingin ko na atin na pagtulog-tulogan may tulog sila sa senado ay alternative politics na ating inaaral ay mangyayari na. Hindi na mapapatuloy yung money politics, yung patronage politics, yung personality politics, yung pansaliling interest lamang ang iniisip at laging iniuna. Hindi na iniisip yung general welfare, yung national interest, yung common good. Sabi nga talagang kulang yung sense of national interest, sense of community, yung sense of nationhood. Yung pag-andyan na po yung alternative politics na sa kawa natin ay mababago po natin ang takbo ng ating politika, ng ating ekonomiya, at ng ating katarungan panglipunan. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta at boto, at tuloy po ang laban. Tuloy ang laban.
Maraming salamat po dating Senador Bobby Tanyada. Dito naman po sa Altar Poll 2019, bukod po sa aktibong kinakampanya natin ng APAD,